Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay na panahon. Nanatili ang lakas ng bagyong Marce habang bumabaybay sa western coast ng Northern Antique. Alas 6 ngayong umaga, ito po ay namataan sa layong 90 kilometers sa direksyon ng mga west-southwest ng Rojas City sa probinsya ng Capiz. Ngayon ay nasa kategorya itong tropical storm, taglay ang hanging aabot sa 65 kilometers per hour at bugsong 110 kilometers per hour. Inaasahan natin ang patuloy na pagkilos niyan sa direksyong west-northwest, bilis naman na 22 kilometro bawat oras. Kung ating pong babalikan, nasa kategoryang low pressure area lamang itong ating binabantayang sama ng panahon nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Pero noong Miyerkules, lumakas ito dahilan naman para maging ganap na bagyo. At nitong Huwebes nga, una itong naglandfall sa bahagi ng Siargao Island bandang alas 5 ng hapon. Pagsapit ng alas 8:30 ng gabi, tinumbok naman ito ang bahagi ng Abuyog, Leyte at sunod na tumama sa Bantayan, Cebu ngayong Biyernes alas 2 ng madaling araw. Matapos naman itong tumawid sa karagatan, nakapag-ipon ito ng lakas at naging ganap na tropical storm bago tumama sa bahagi ng Carles sa Iloilo kaninang alas 5 ng umaga. At ayon kay pag-asa weather forecaster Shelly Ignacio, dalawang posibilidad ang tinitingnan sa ngayon. Una, maaari itong hindi na tumama pa sa anumang bahagi ng ating mga kalupaan. Pero kung magbabago ang kilos nito, maaari itong tumama sa bahagi ng Northern Palawan o sa probinsya ng Mindoro. Sa ngayon naman, dahil pa rin dito sa ating binabantayang bagyo, asahan natin ang katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan sa mga lugar na sakop nitong 300 kilometers diameter o yung lawak nitong ating binabantayang sama ng panahon. Sa mga nagtatanong naman, hanggang kailan ba mananatili itong bagyong Marce sa Philippine Area of Responsibility? So mula pa kahapon, 4 beses na nga itong naglandfall sa ilang bahagi nitong Mindanao, gayon din sa ilang bahagi nitong Visayas. Inaasahan namang tatahakin pa nito ang direksyon patungo sa Luzon bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Pagtungtong ng araw ng Linggo, maaari po yan sa tanghali o kaya naman ay sa hapon. At sa ngayon naman, nakataas ang Tropical Cyclone Warning Signal No. 2 sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang dyan, itong probinsya ng Romblon, Calamian Group of Islands, pati na rin ang katimugang bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro. Signal number 2 din para sa mga residente nitong Iloilo, gayon din sa Capiz, Aklan at Northern Antique. Nasa ilalim naman ng signal number 1, itong Northern Palawan, maging ang Cuyo Island at ang natitirang bahagi ng Oriental at Occidental Mindoro. Signal number 1 din sa Lubang Island, Masbate, Burias Island, pati na rin sa Tikaw Island, maging sa Negros Occidental, sa natitirang bahagi ng Antique at sa Guimaras. Sa ating po mga nabanggit na lugar, magdoble ingat lamang dahil yung mga pag-ulan ay posible magdulot ng pagbaha, pagguho ng lupa bukod pa sa malalaking alon sa mga karagatan. At kaugnay nga nito mga pag-ulan, naglabas naman ng abiso ang PAGASA. Ayon po sa PAGASA, simula pa kaninang 12:55 ng tanghali, nasa ilalim na ng orange rainfall warning ang Iloilo, Capiz, Aklan, Antique at Guimaras, kung saan inaasahan ng pag-ulan ay magpapatuloy sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Posible itong pagbaha sa mga nabanggit na lugar. Nasa ilalim naman ng yellow rainfall warning, itong Negros Occidental, kung saan inilabas kaparehong oras. Ibig sabihin po niyan, magpapatuloy naman yung mga pag-ulan at posible yung magdulot na mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga mabababang lugar. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Air 21 introduces a new way of rewarding. The Air 21 Purple Rewards for Consignees. Recipients will earn points upon receiving a package. These points can be used to redeem exclusive Air 21 gift items such as eco-friendly bags, flashlights, tumblers, organizers, flash drives, and power banks. The Air 21 Purple Rewards, thrilled with surprises!
At dahil naman sa bagyo, masungit na panahon ang dapat paghandaan ng mga residente nitong Western Visayas, kasama rin itong probinsya ng Romblon, gayon din itong bahagi nitong akatimugang bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro, gayon din sa mga isla nitong Kalamian. Ulan na may kasamang bugso ng hangin naman ang iiral sa natitirang bahagi ng Visayas at sa nalalabing bahagi ng Mindoro provinces, maging dito sa bahagi nitong Northern Palawan, Masbate at pati na rin sa mga isla nitong Cuyo, Kalamian, Tikaw, Burias at Lubang. Inaasahan naman natin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may tsansa ng katamtaman hanggang sa paminsan ng malalakas na mga pag-ulan dito sa Bicol Region pati na rin sa bahagi nitong Marinduque at sa Quezon. Mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan naman ang magpapatuloy dito sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi nitong Luzon. Dito naman sa Mindanao kung saan nga nakalagpas na itong bagyo, inaasahan natin ang pangkalahatang maaliwalas na panahon pero posible pa rin ang isolated rain showers or thunderstorms. At para kompleto na ang ating weather forecast, narito naman ang magiging lagay ng ating mga karagatan. Nakataas po ang gale warning ngayon. Dito yan sa bahagi nitong northern at eastern seaboards nitong Northern Luzon kung saan nga same advisory para dito sa bahagi nitong gitna at pati na rin sa katimugang Luzon. Bawal muna ang pagpalaot dahil inaasahan natin ang maalon hanggang sa napakaalong sitwasyon ng karagatan. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa para sa Panahon TV. Ako po si Desserie Dionio. Magandang hapon at mag-ingat po kayong lahat.